Gordon Hayward, mga idol, na wala nga sa Charlotte Hornets simula noong February 7 ay makakabalik na nga sa kanilang lineup. Ibinalita nga, mga idol, na expected na siyang bumalik para nga sa Charlotte Hornets bukas matapos nga yan na magkaroon siya ng ankle injury. Napakadami na nga niyang games na hindi nalaroan para sa Hornets, mga idol, at mukhang well adjusted na rin ang kanyang team na Charlotte nang wala nga itong si Hayward. Kaya nga ayan, mga idol, ang poproblemahin ngayon ng head coach na itong Charlotte Hornets ngayong babalik na nga si Gordon Hayward. Ano kayang adjustment ang kanyang gagawin? Next balita nga tayo, mga idol, merong pagbabago sa MVP race ngayong season ito. Kung si Nikola Jokic at si Joel Embiid ang nag-aagawan sa number 1 spot, ngayon, mga idol, kasali na dyan si Giannis Antetokounmpo. Bumaba nga si Joel Embiid, mga idol, sa 3rd spot nung nakaraan ay number 1 siya, at umangat naman itong si Giannis Antetokounmpo sa number 2. Jokic muling bumalik nga sa number 1 spot. Si Giannis nga, mga idol, ay in-overtaken na itong si Embiid para nga sa 2nd position, at bukangang nangangamba din ang number 1 spot dahil na rin sa nilalaro na ito ni Giannis Antetokounmpo sa kanyang mga laban. Talaga namang MVP performance, MVP worthy ang kanyang mga ginagawa. Kaya nga't ngayon, nabibigyan siya ng recognition. Kaya nga, mga idol, isang mahigpit na labanan para nga sa NBA MVP ngayong season. Nikola Jokic ba, Joel Embiid, or si Giannis Antetokounmpo? Last balita tayo, mga idol, LeBron James umaasa pa nga rin sa team ng Los Angeles Lakers. Sa interview niya kasi, mga idol, sa kanyang post-game interview, sabi niya ay hanggat hindi nga daw sila officially eliminated ngayong season na ito, hindi pa nga rin daw siya nawawala ng pag-asa. Hindi pa rin daw end of the road ito hanggang hindi sila officially eliminated. Yan nga, mga idol, ang mindset ni LeBron James na dapat din gayahin ng kanyang mga teammates. Kahit sobrang nag-i-struggle sila, sobrang hirap ng season nila ngayon, ay talaga namang umaasa pa rin kahit maliit na nga ang kanilang tsansa. At yan nga rin dapat talaga, mga idol, ang gawin ni LeBron James. Siya kasi ang leader ng kanilang team. Kaya nga't kapag nawalan na siya ng pag-asa, siguradong ang kanyang team ay maapektuhan nun. Kaya nga itong si LeBron, mga idol, ay nagre-remain positive para nga sa kanyang team na Lakers. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa mga pahayag ni LeBron James? Komento nyo lamang sa ating comment section. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!